Amanda, wala siyang kasalanan. Tulungan natin siya. Kahit gusto yun ko man tumulong, hindi ko magagawa. E kung malalagay lang sa peligro ang buhay niyo, eh, hindi bali na lang. Ngayong nasa kulungan na si Amanda, sino pa ang pipigil sa kanila para magpakasal? Nandito pa ako. At hindi ako makapapayag na makasal silang dalawa. Hello, Ma'am Noreen. May papagawa ba kayo ngayong nagbalik na ang hipag niyo? Ang gusto ko lang ay manmanan mo siyang mabuti. Huwag kayong mag-alala, Ma'am. Bantay sarado sa akin yan. Pero, Mami, paano si Pepay? Baka may gawin na naman yung para makalaya yung nanay niya. Or worse, baka gumanti yun. Si Jeffrey na ang may problema nun. Siya nang bahala. Sino yung kasama mo? Siya si Bombi, yung kaibigan kong duwende. Tutulungan niya tayo makaalis dito. Ano nga ba sinasabi ko eh? Hindi talaga titigilan ng Jeffrey na yun yung anak ko. Alam, Amanda, huwag po kayong mag-alala. Sigurado naman po ako hindi po pababayaan ni Amy si Pepay. Sana nga talaga. Saan kayo pupunta? Kayo? Kala mo maagaw mo sa akin si Pepay? Nang ganong kadali lang? Nagkakamali ka, Inoy. Ayoko! Ayoko, Jeffrey! Sige, subukan mo! Papapatay ko yung si Inoy! Boss, ang laway ko rito. Tapusin nyo na yan. It's a boss! Bakit ito? Oh, boss! Saan niyo ako dadalhin? Tumahimik ka! Sumunod ka na namin sa mo. Subo! Tol! Dito! Walang makakarin mo dito! Hindi na babalik si Inoy at saka wala ka nang pupuntahan. Kahit anong gawin mo, hindi ako sasama sa'yo! Pepay, ano ba? Itigil mo to! Bombi, si Pepay! Pepay! Pepay, maaksidente tayo sa ginagawa mo! Wala akong pangalap! Pepay! Itigil mo to! Pepay, itigil mo to! Yeah! Pepay! Sa'yo, Amanda. Ingat ka nga. Ako na bahala dito. Eh, ewan ko ba, Joyce? Parang kinutuban ako eh. Hindi kaya may nangyari ng masama kay Princess? Hawak siya ni Jeffrey. Baka ko anong gawin sa anak ko. Ba, hindi naman totoo yung mga pangitain na ganyan eh. Tsaka diba sabi mo, magkasama na sila ni Inoy? Kung kasi itong masama? May tutulong sa anak mo. Sana may mangyaring masama kay Princess. Wala naman ako magawa, nandito naman ako. Joyce, paupuin mo na yan. Baka ko ano pa mangyari dyan. Ang bahala. Is mo tubig? Sige, sige. Pepay, sandali lang ah.
Pepay. Liga, liga. Tumusta ka? Ano ang nararamdaman mo? Si Jeffrey, tulungan mo si Jeffrey. Jeffrey! Jeffrey! Tulong! 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 Tanong ko lang po, na-discharge na po siya. No, it's okay. Huwag mo na siyang hanapin pa. Sige po. Nurse, pwede ho bang makitawag sa inyo? Sige po. Mafi. Mafi, si Pepa ito. Wala kasi kami matutuloyan ni Inoy eh. Pwede bang dyan muna kami sa inyo? Thank you. Pasok kayo. Mafi, sarili mong bahay to? Inuupahan ko lang to, Inoy. Hindi na kasi ako namamasukan ngayon eh. Says lady na kaya ang beauty ko. Oh, di ba? Senso? Pero pagpasensyahan niyo na itong bahay ko, ah. Medyo masik kasi ng konti. Kamiya ang dapat na mahiya sa'yo. Nakikisiksik pa kami dito ni Inoy. Ay, sus, friendship, wala yun. Ito naman, sobrang saya ko kaya. Kasi nagkita tayo uli. Pero friendship, nabalitaan ko nga pala yung tungkol sa mama mo. Sayang nga eh. May nakausap pa naman akong abogado para sa kanya. Hindi yun sayang, Mafi. Itutuloy pa rin ang pagbukas ng kaso ni Mama. Kailangan mo patunayan na inosente siya. Yun lang kasi ang paraan para nakaalis siya sa kulungan para magkasama kami. Gusto ko na ulit siya makasama, Mafi. Sigurado ako, nag-aalala na yun sa akin. Pepay, bukas sa bukas, ha, pupuntahan natin siya. Pero ngayon, kailangan muna natin magpahinga. Teka, anong kaganapan nangyayari dito? Parang hindi ata ako inform friendship, fansuit niyo. Kayo na ba? Update nyo naman ako, friendship! Ano ba yan? Hindi mo naman sinasabi sa akin, eh! Mafi, hindi ka pa rin talaga nagbabago, no? Chismosa ka pa rin! Ako pa ba, friendship? Ganito pa rin, as friendship pa rin! Magkaibang mundo.
tingin sa'yo. Lumipas man ang panahon, ikaw pa rin sinta. Sadyang pinagtagpo ang ating kapalaran. Uy, ang sweet naman, oh! Gising ka pa pala? Gising pa ako. Nagtetinay-tinay ka pa. Tinatago-tago niyo pa sa akin, Frenchie. Halata naman na may something na kayo ni Idoy, eh. Di mo pa siya sabi. Importante si Inoy sa akin. At pwedeng maging higit pa sa magkaibigan kami. Pero ayoko munang isipin yun sa ngayon. Lalo pa na meron pang kaso si Mama. Tama yan, Pepay. Huwag mo sabihin na nararamdaman mo. Paghintayin mo si Elfino hanggang lumagpas ang palugit ng sumpa. Kasama niya mamamatay ang pagmamahalan niyo. Eh, Mafi, pwede ba? Matulog na tayo. Hindi na nga. Something sila. Dali na. Tulog na tayo. Dali na, tulog na. Ikaw, dinalo na ni Bito. Si Princess hanggang ngayon, di pa rin ako binadalaw. Malakas ang kutob ko. May nangyaring ang masama sa kanya. Oh, gusto mo, pahanap ko ng Bito. Sandoval, may dalaw ka. Oh! Oh, yan baka si Pepay na yan. Sana nga. Si Pepay na yan, oh. Sana nga si Pepay na. Oo nga eh. Anak! Mama! Mama, akala ko hindi na kita makikita. Bakit anak? Ano ba nangyari sa'yo? Sabihin mo sa'kin. Ino, yun ba nangyari? Mahabang kwento po, Aling Amanda. Pero ang importante po, nandito na po kami ngayon at magkasama kayo. Namin alam kung ano nangyari kay Jeffrey. Kasi umalis po kami noong ospital habang hindi pa siya nagigising. Inoy, maraming salamat sa pagligtas mo sa anak ko. Po yun, Aling Amanda. Teka, hindi kaya nasundan kayo dito? Baka mamaya, inaabangan na pala kayo sa labas. Eh, hindi naman po. Nag-ingat kami, Mama. Alman po siguro ang sumunod sa amin. Kina-mafi na po kami na katira ngayon. Tapos Mama, meron po siya nakausap na abogado. Ang sabi nung abogado, kung walang bagong ebidensya o witness, hindi po natin magbubuksan yung kaso ninyo. O nga eh, saan naman tayo makakakuha ng bagong ebidensya? O kaya bagong witness? Wala ba talaga kayong maalala, Mama? Baka meron kayong nasabihan o kaya may nakakaalam ng totoong nangyari noon. Si Manang Biring sana. Yun, makakapagsalita sana siya. Kaya lang, anak, wala na siya. Namatay sa atake sa puso. Baka po si Manang Biring meron siyang masabihan. Baka meron siyang nasabihin na kamag-anak. Meron siyang sinabihan. Bakit hindi pa lumagpat itong taong to? Ang tagal kong nakakulong. Wala malang akong balita sa kanya. Pwede naman mo namin subukang hanapin yung pamilya niya. Baka sila, meron silang masabing bagong ebidensya. Naalala ko na binanggit sa akin ni Manang Biring noon na meron siyang anak na nagtatrabaho sa Green Hills. Sa Oyster Garden.
Chinese restaurant yun. Kaya lang, anak, ang tagal na nun eh. May kit isang dekada nang nakalipas. Hindi ko alam kung nandun pa siya. Susubukan po namin puntahan. Baka nandun pa siya. Basta mag-iingat kayo. Opo. Hello, Odette. Anong balita? Andito po yung anak niya eh. Si Pepay? Sigurado ka? Ang alam ko, kasama niya si Jeffrey. Andito po siya eh. Kitang-kita ko po eh. May kasama po siyang lalaki. Ma'am, parang pinag-uusapan po nila yung kaso ni Amanda eh. Anong pinag-uusapan tungkol sa kaso ni Amanda at sinong lalaki yung kausap? Eh, hindi ko masyadong maintindihan eh. Pero ang dinig ko, may pupuntahan daw sila sa Green Hills. Doon sa Oyster Garden Restaurant. Okay. Sige, Odette. Salamat, ha. Manmanan mo pa sila. Anyway, malalaman ko rin naman kung meron silang binabalak laban sa akin. Salamat, Odette. Bye. Sige po. Dito na siguro yun. Sana nandito yung anak ni Aling Biring. Tara. You're absolutely right, Bobby. Nandito nga si Pepay. Tama. Small world. Anong ginagawa mo dito, Pepay? Nagde-date kayo habang nasa kulungan ng mama mo? Hindi ho kami nagde-date. Excuse me. Huwag mo akong tatalikuran. Huwag kang bastos. Ayoko na ho ng gulo, di ganun. Ako din naman eh. Kaya lang ang ipinagtataka ko, bakit kayo nandito? Meron ba kayong pinaplanong mag-ina labag sa atin? Magsabi ka ng totoo. Wala kayong pakialam kung bakit kami nandito. Ano pa bang magagawa namin mag-ina? Nakakulong na si Mama. Kaya ano pang kinakatakotin niyo? Kung talagang may kasalanan ng Mama ko, dapat hindi na kayo nag-aalala. Pwera na lang kung may tinatago kayo. At anong gusto mo palabas eh? Pinagbibintangan mo ako? Basta ilalabas ko ang totoo. Na walang kasalanan ng nanay ko. Ilalabas ko siya sa kulungan, sa tamang paraan. At kung meron man dapat ikulong dito, dapat kayo yun. Bastos ka talaga! Bukan mo nasaktan si Pepe. Baka makalimutan ko po na babae kayo. Mamihiyaan mo na sila! Inoy, tara na. Ma. Jeffrey, anak. Huwag ka munang gumalaw. Siguro mga ilang araw pa bago ka ulit normal na makakilos. Si Pepay, ma. Anong lagyan ni Pepay? Mami, ano to? Kararating lang natin na alis na tayo agad. Si Pepay lang mo talaga pinunta natin dito? Mami naman, nakakulong na si Tita Amanda. Mag-move on na tayo. Hindi pa okay ang lahat, Sophie. Nararamdaman ko na gagawa ng gulo yung dalawang yan. Anyway, ang gusto ko maiwan kayo dito, manmanan nyo mabuti yung si Pepay. Ako pupunta ko kay Griselda. Okay? I guess she's okay kasi nakalabas siya agad ng hospital. Umalis siya. As expected, hindi man lang iniisip yung kalagayan mo. Umalis siya. Tulungan mo ko hanapin siya. Kailangan mahanap natin si Pepay. Tulungan mo ko, ma.
Jeffrey, hindi. Hindi ko hahanapin si Pepay at hindi kita tutulungan na hanapin siya. Jeffrey, let her go. Walang mangyayari sa paghahabol mo sa babaeng hindi ka naman gusto. Hello. Mare, wala ka daw sa bahay. Nasa hospital ako, sinasamahan ko si Jeffrey. Naaksidente siya habang tinatakas niya ang walang kwentang Pepay na yan. Oh no! Ang akala ko magkasama sila ni Pepay sa mall. Nakita ko doon si Pepay pakalat-kalat. I thought na nandun din si Jeffrey. Really? Tingnan mo nga naman. Sige, I'll call you later. No, better yet, pupuntahan kita dyan. Sige, bye. Ma, nung sabi ni Tita Noreen, alam niya kung nasa si Pepay. Ha? Hindi naman yan ang pinag-uusapan namin eh. Jeffrey, hindi lahat ng bagay tungkol kay Pepay. Oras na yata ng meds mo. Kailangan kong tawagin yung nurse. Oras na gumaling ako dito, ma. Nahanapin ko si Pepay. Nurse! Hindi ako titigil, ma, hanggat di Gabby kasal. Nurse! Room 503. Kailangan relax ka muna. Ricky Labico, baka meron ho kayo natatandaan na naging empleyado niya noon. Ah, si Ricky. Ricky lang tawag namin sa kanya. Siya yung cook namin. Pero matagal na siyang wala dito dahil nagkasakit ang nanay niya. Nagtayo na siya ng karinderi sa kanila. Yung nanay niya si Biring? Ah, oo, naalala ko. Nag-ipon pa kami ng donasyon para sa pagpapagamot sa nanay niya. Ibig sabihin ho, hindi pa ho patay si Aling Biring. Buhay pa siya? Oo naman, buhay pa siya. Teka, ano ba kailangan niyo kay Ricky? Hindi ho kami kay Ricky may kailangan. Kay Aling Biring ho, yung nanay niya. Baka naman ho meron kayong contact number o alam niyo kung saan siya na nakatira. Ah, pasensya na ha. Wala na kaming contact number sa kanila eh. Inoy! Ang laki-laki ng Maynila! Saan natin nahanapin si Kuya Ricky? Pepay, huwag kang mawala ng pag-asa. Mahanap din natin siya. Ang importante, hindi patay si Aling Biring. Pwede siyang tumistigo sa atin. Kahit papano, may pag-asa pa rin tayo na mapalaya ang mama mo. Nakausap ko yung anak ni Manang Biring, si Ricky. Buhay pa pala siya at handa daw siyang tumistigo. Para nasagot ang mga dasal ko. Jeffrey, I'm sorry about what happened between you and Pepay. Alam niyo ba kung nasa si Pepay? Eh, hindi, pero kanina nakita ko siya kasama si Inoy. Hayop yung Inoy na yan! Jeff! Natatakot ako! Baka hinahanap tayo ni Jeffrey. Walang masamang mangyayari sa'yo kasi babantayan kita. Kumanda kang Inoy ka, magbabayad ka sa lahat ng kasalanan mong ginawa mo sa akin. Inoy, huwag mo akong iiwanan. Hindi ko kayang mawala ka. Mahal mo na ba ako? Puso ko'y iyong-iyo, magkakasalanan.